pumirma sa Star Image ng biglaan, nang hindi ko kumukonsulta. May nagsuggest sa akin na manghingi ng kopya para i-review yung kontrata. So ngayon, pinareview ko ang kontrata. Ang nakalagay doon, walang expiration yung kontrata ko. Kumbaga, nag-deal kami ng 4 years, pero pagka, alimbawa na lang, mangyari na wala kang project, 1, 2, 3 years, kumbaga, nga, walang nakalatag na concrete ano tawag dito, plano. Kasi wala tayo talagang alam sa mga ganito eh. Walang concrete plano. Kumbaga, walang nakalatag na project para sa akin, which is yun yung kailangan ko. Kasi nga, ika nga sa akin, miner, nagtitinda ako, wala na ako makitang mag-mine. So, maraming mga offer. At tinanggap ko, yun ang pagkakamali ko, tinanggap ko na hindi ako kumukonsulta. Diba? Ayan ngayon, parang gusto kong sabihin sa inyo, ayan, na umalis na ako sa Star Image. Dahil na rin sa inyo, at lalo na rin sa pamilya ko. So, sa tutusin, hindi ko talaga alam yung sasabihin ko. Kasi, as in, alam nyo yun. Basta alam ko, nagpapasalamat ako sa mga taong nagbigay ng payo. Ayan, lalo na nagbigay kayo ng payo sa akin. Nababasa ko yung mga comment nyo. Silent reader ako sa inyo. Especially sa family ko. Kasi yung unang-una, ayokong magkaroon ng problema sa parte ng pamilya ko. Na, alam mo yun, syempre, ayokong, kumbaga, sa maling desisyon ko, tinatawag nilang mali. Okay, sige, tatanggapin ko. Humingi sila ng kopya. Pa-review mo sa mas marunong at may nagmagandang loob sa akin na reviewin ang pinirmahan ko, yung abogado. Alam niyo yun? So ngayon, gusto ko lang na sabihin sa inyo na umalis na ako sa Star Image. At nagpapasalamat din ako sa Star Image actually kasi sila yung nagbukas sa akin ng oportunidad na matupad yung pangarap ko. Kaso nga lang, nagkaroon tayo ng problema dahil sa mga dokumento, medyo, na-confuse ako. Kasi unang-una, pumirma ako ng kontrata, ang passport ko, paso. Pero tinanggap nila. Diba? And then, hindi naman actually kinuha, tinanong naman nila ako kung okay lang ba na kunin nila yung phone number ko para sila na yung sumagot, yung mag-ano. Kumbaga, yung lahat na sumagot ng lahat ng calls na natatanggap nyo. Ngayon, hindi na po ako ang sumasagot nun. Hindi po akong sumasagot nun. Okay po, kasi binigay ko ang phone number ko sa kanila, which is mali pala. Kasi personal number ko yun. So, dun palang parang, alam nyo yun, magulo. Magulo, as in magulo. So, ngayon, kung may magkukwestiyon, or magagalit, o magaano, meron po tayong abogado, dumaan po tayo sa legal na paraan. Okay po, basta po sa akin, si Inots, sinunod ko ang mga komento nyo, of course, komento ng pamilya ko. Ngayon, unti-unti si Inots nagigising sa mga nangyayari. Kasi unang-una, talagang hindi ko alam ang ipapaliwanag ko dahil nga wala naman tayong alam sa showbiz. Diba? Kumbaga parang, na-overwhelm lang si Inots. Kaya sa mga nag-aano dyan na, syempre, kahit pa paano na-apektuhan tayo, nasasabihin nyo na, ay, si Inots, pinanindigan ang pagiging inutil. Bunggong. Hindi kasi kayo yung nasa sitwasyon na meron ako. So, yun lang mga yun. Sinabi ko nga, hindi ako magpapa-apekto. Pero na-apektuhan ako. Especially yung pamilya ko. Dahil kaika nga, iba-iba tayo nang nararamdaman. So ngayon, nag-decide po ako, humingi ako ng tulong sa taong pwede akong kaya akong tulungan. Ngayon, may magandang nagloob na magbigay sa akin ng ganun. So maraming salamat. At maraming salamat din sa Star Image again. Kayo yung unang nagbukas ng pinto para kay Inots. Pero meron tayong nakitang mali na hindi tama. So para sa akin, sa mga wala naman po sanang magagalit din sa Star Image, wag na po tayong magkomento. Wag na po tayong magkomento. Ang importante, dadaan po tayo sa legal. May abogado po tayo magpapaliwanag diyan. Sa mga question nyo, wag na po tayong mag-bad comment. Wag na po. Okay? Basta sinasabi ko lang po sa inyo, wala na po ako sa Star Image. Okay? Para sa ikaliligaya nyo na sumusuporta sa akin at ikaliligaya rin ang puso ko. At makakatulog na rin ako ng ayos.